Okay na ba, Mark? Yan, ito naman mga kabayan yung plano dun sa bahay ko. Yan, pinapasabay ko si Mark, pinapatingit ko. Yan, kasi bala ko kasing kisamihan na rin yun dito sa may sala. Yan. Yan, ito, panto. Ito yung pinaka-cublight sa may pinakagitna ng sala. Tapos dito naman sa gilid, nagpalagay ako paikot ng maliitang na cublight. Parang magkaroon siya ng... Yan ang ginagawa namin ngayon mga kabayan. Tinutuloy na namin itong mga buhos dito sa mga hamba. Yan, sa mga pinaka-stiffener kulong. Yan, sa mga dugtungan ng hollow blocks. Yan dito, may buhos yan, halos kwan yan. 10 cm. Kasi ang simento niyan galing dito sa ilalim nito. Yan, tapos may nakalitaw pa dito ng buhos. Ayan. Yung halos kwan yan, 10 cm. Kasama na yung nakapasok na halos sa hamba. Yan, tapos dyan sa taas na yan, bubuhosan na yan. Pag nakompleto na yung mga shader dito sa may hamba. Yan dito naman, nagpapalitad na naman si Edmar dito sa harap. Yan. Yan dito, nabuhusan na yung mga panditaw, mga hamba. Yan. Yan, dito naman okay na ta. Yan. Ang palitada dito, nakakwanto, nakalabas ng 2 cm. Kasi dito siya naka-plus. Yan. Yan, dito naka-plus yung palitada sa labas. Dito sa loob, naka-nosing na siya. Kasi 4 lang tong hamba, 4 din yung hollow blocks. E pag pinalitadahan parehas, lalabas dito yung palitada. Yan, ito pala mga kabayan yung plano ng bahay ko. Yung dirnowing ko bago ako umalis. Yan. Yan, ipapa-computer ko na lang to kay Mark. Para maganda naman. Mark, pasingit naman to Mark pag hindi ka busy. Yan, para ma-estimate ko yung mga kwan dito. Yung mga ipapabin kong GI sheet. Para dito sa maliliit na cublight. Yan, may nakapaikot kasi yan dyan. Dito ka na lang, Mark. Yan, ang nagpapalitada lang mga kabayan, si Edmar lang muna. Siya lang muna mag-isa.
Yan, yung ibang tao sa loob, puro Stephen Herculum yung pinupormahan sa kabinubuhusan. Tapos yung mga buhos sa ibabaw ng mga division, yan yung mga yung ginagawa nila. Yan, pag natapos nila yon, saka na sila magpapalitada sabay-sabay. Yan, kailangan mo na matapos muna yung mga kailangan buhusan. Yan, tapos ito pang mga hamba, yan pang uunahin nila. Yan, Salones, magdadagdag na ako ng 2 mason pa dito para makatulong si Edmar habang nagpupurba pa yung ibang tao. Yan, dito kasi sa ilalim may inaasintadahan pa dito sa mga unit na yan, yung mga likod. Pero sa taas, halos tapos na lahat yung asintada. Mga Stephen Herculum na lang. Nalagyan na yung karlo ng hollow block. Ayan, buhos na lang yan sa ibabaw. Ayan, pag nabuhosan lahat yung mga ibabaw ng division na yan, saka na ako magpapalitada. Ayan, ito lalagyan pa ng hollow blocks yan sa ibabaw. Yan, ito papatanggal ko na rin ito bukas. Alas ko na to, 3 linggo na. Ulagpas pa, parang lagpas na yata ang 3 linggo yan. Kaya papatanggal ko na bukas yan. Ano Mar, diretso ba yung kanto mo Mar? Diretso yan. Baka parang... Hindi yan diretso, malukot yan. Baka parang naipit na sawa yan Mar ha? Ay hindi yan. Ayan o, parang naipit na sawa Mar ha? Ay hindi yan. Nakita mo lang napay na yan. Yan, okay na rin dito sa taas. Zero na lang ang kulang. Yan, dito naman ay kabit na yung mga pasyabord dito sa likod. Ayan. Kaya napalitadahan na rin dito. Pati dito, may kabit na rin. Ayan. Pati dun sa dulo, mayroon na rin yung sanipa. Dito naman, okay na rin yan. Puro mga buhos na lang yung kulang yan. Tapos doon sa dulo. Puntahan din natin yung sa dulo.
Yan, ito ko lang parang isang patong yan. Yan, dito buhos na lang yan. Kaya yan doon sa dulo, ko lang parang ng isang patong yan. Yan. Yan, tapos yung mga kanto na lang. Yan, pinisi na lang yan. Pero yung sa dulo na yan, huli yung mapipinish yan kasi mayroon pang beam na nakakabit doon papunta doon sa kabilang unit. Yan, pipinisin lahat yun katulad ng sa dulo na yan na ginagawa ng Edmar ngayon. Yan, kunti na lang. Makakapag-umpisa na kami magpalitada. Pinapauna ko yung mga dulo na yon kasi yung mga capping niyan, yung capping dito susuklob pa doon pa ilalim sa kabila, kaya kailangan makantuhan na rin yung dulo niyan. Yan yung dulo lang talaga nun ang hindi namin magawa kasi makikita nyo mga kabayan may bakal yan, ibibind pin papunta doon sa existing unit, ididiretso rin namin yon, itataas namin yon, kaya mahuhuli talaga yan, pero lalagyan na namin ng yero yan. Pero yung capping, isa muna, hanggang dyan muna. Pag ganun, tapos saka na lang, iuhuli na lang yun, isisiksik na lang sa ilalim yon. Kasi kailangan ng galing dito sa baba ang naka-ilalim, nakapatong yung galing sa taas. Kaya ipapalagay ko lang muna ng temporary hanggang dyan, isusunod na lang yung kadugtong dito, pahabol na lang. Para makagawa na kami dito, hindi na pumasok yung ulan dito. Susuklob ko lang ng temporary yung dulo dyan. Pag dumating na yung yero namin. Yan, buti hindi umulan ngayon pero maitim pa rin yung langit. Ating na rin yung pa namin buhangin. Pwede ko pang isang help yan. Okay na ba, Mark? Okay. Ito lang yung mga siling. Yan, ito naman mga kabayan yung plano dun sa bahay ko. Yan, pinapasabay ko si Mark, pinapasingit ko. Yan, kasi bala ko kasing kisamihan na rin yun dito sa may sala. Yan. Yan, ito, panto. Ito yung pinaka-cublight sa may pinakagitna ng sala. Tapos dito naman sa gilid, nagpalagay ako paikot ng malitang na cublight dito. Yan, ito yung sukat niyan. 5 cm, 5 cm, 2.5. Para sa isang 4x8 na hero na plain sheet, makakagawa ng 8 piraso. Yan, ito yung magiging pinaka-wall angle ko. Yan, dito yung pader niyan. Tapos mayroon siyang pinaka-coblight na maliit. Dito yung hardiplex. Yan ang kailangan ko nito, 3C lang. Kaso pinasakto ko na sa dalawang print sheet para walang sayang. Yan, di bala magiging sukat nito, 15 ang kabuuan nito. 5, 5, 5. Kasi tag 2.5 dito, para sakto. The next day.
Yan, ito na mga kabayan, yung kahoy na galing ka Inta. Yan, dumating to kagabi. Yan yung mga gagawin naming step para dito sa tatlong unit na to. Yan, mayroon pang asintada yan dyan. Tapos ito, mayroon din to sa taas. Kaso, iunahin namin to para nasasalo na yung cantilever slab na yan. Yan, ito namang mga sagrad namin sa kayong mga pinag-wieldingan. Sinipinturahan na ni Bornok dahil mainit ngayon. Ganda yung panahon. Yan, pag maulan kasi, pagbasa ito, hindi ganun kakapit yung epoxy primer. Kaya ngayon maganda yung panahon kaya pina-primeran ko na yan. Nakakong pa ako dito ah. Ayaw na bang umandar? Ayaw. Baka wala ng diesel. Ang dami. Mayroon na. Hindi, nalamigan lang yung kagabi. Unang under ba yan ngayon? Hindi, pangalawa na to. Ah, baka nalamigan lang. Alas 10 na kasi oh. Oh. Ah, mamaya pa under yan. Baka. Kailangan mo munang mag-break time. Yan, si Lucky naman gumagawa dito ng kwan. Ito, lobber block. Ito yung daladala ko kahapon. Moldi na yan. Ito yung gagamitin namin sa mga CR. Singawan. Yan. Yan. Dito naman, tutuloy na ni Jaking yung paglilinis nito. Ito yung mga pinili niya sa kainta. Ilalaminate na lang namin to. Pagdurugtungin namin to para maging 28 yung kailangan namin. 28 sentimetro. Yan, katulad nito. Pantay namin to kung kulang. Sasapian na lang namin. Yan, nagpalit si Jaking ng talim ng planer. Yan, ang dinili namin. Magkano Jaking yung bili mo? 650. Yan, 650 daw yung binili niyang talim. Yan, itong mahirap pag mga kwan, mga second hand na kahoy. May mga tinatamaan na pako yung hindi nakikita, yung mga nakabaon. Yan, katulad nito, pag mayroong naiwan yan dyan, pag tinamaan ng planer, yan, ganito yung nabubungi, yan. Pero mas magaganda ito kaysa dun sa mga bago. Kasi ito tuyong-tuyo na siya. Katulad nito. Yan, yung magagawin namin mga isip dito sa mga hagdan niya. Yan, ito lahat.
Yan, ito mga kabayan, ipagdudugtong namin to. Yan, kasi kailangan namin 28. Yan, pagpasok mga JK, magkabilaan yung magkapantay dito. Yan, ikutin mo yan, isa. Dito, ikutin mo. Mga patong natin dito. Dito yung malinis, prehas. Yan, ipagdudugtong namin yan na ganyan. Ito lalagyan namin ng kahoy to. Papalamanan din namin ng yakal. Ito yakal to. Ang ipapalaman namin dito, yakal din. Yan, tatanggalin namin to. Parang mababaw to, Jake, yung isang kanal, oh. Diyan lang yun sa dulo. Yan, sa dulo lang to. Okay. Yan, dito. Dito umakot na yung kwan dito. Yan, uulitin naman to. Katingin lahat yung sa gitna na yan. Para mapalamanan ng kahoy dyan. Tapos lalagyan ng stick wheel yun para dumikit. Yan, nilalapat pa naman yan. Tapos iipitin niya ng barklam para higpit na higpit. Tapos papatigasin. Yan, mas maganda kasi may palaman na kahoy para matibay. Itong kapal nito, isasasing pa ni J-King to. Yan. 2 pulgada. 5 cm. Yan, kasi iba-iba yung kapal ng mga nakuha naming kahoy. Yung iba, 1 na lang. 1¾ na lang. Kaya, uunahin namin yung makakapal. Yung iba maninipis. Ibang 1 naman to. Magkakasabay naman yung maninipis. Yan, ito muna yung mga inauna ni Jigging kasi makakapal to. Yan, babawasan nyo to hanggang dito. Yan. Ano, Nok? Nagmamason ka na, Nok? Ano Mar, parang sawa Mar ah. Yung kanto. Nandito, okay na rin. Yan, bukas pwede nang ikabit to. Ayos na, no? Kahit di na palitadahan, no? Kantong-kanto na. Skin ko talaga. Dito na lang papalitadahan. Oh. Ah. Ito na lang. Tutukan nga natin dito kung talagang diretso. Yan, ito ayos na. Tapos na rin ito ni Idmar. Yan, ang isusunod niya, ito, bukas. Yan, siya lang muna mag-isa yung nagpapalitada. Kasi may mga bubuhusan pa sa taas.
Pag natapos na lahat yung mga buhusan pa sa taas, lahat na sila magpapalitada. Yan, hanggang dito na po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.